Hello guys, kamusta? At yun nga, good evening. At itong update nga natin ngayong araw na to sa Axie. Ayan. At yun nga mga lods, sa mga nagtatanong, di ba, kung kailan nga ba ang AXS reward no season 0? Ayun, eto mga lods, nagsabi na nga sila dito. Eto nga sabi, if all goes to plan, we will finish our review process and send out AXS rewards on Wednesday 21st. So ngayong araw yun. Pero 6 PM na, wala pa rin silang announcement. Kaya, ayun, the process will likely be the same as for the Alpha season. But there will be more details on this at the time of the distribution. So, ayun, mga lords. Fakor, kasi ano na eh. Pero ewan ko lang mamaya, di ba? Ewan ko lang mamaya kung bigla na lang sila mag-announce na, yun, binigay na nga nila yung mga AXS rewards. Pero, 6 PM na eh. Kaya baka hindi pa nga sila tapos siguro sa pag-re-review nga ng mga nag-cheat. Tapos sabi nga nila dito na mas magbibigay daw sila ng details. Ayan. Sa, yun. Baka sabihin nila kung ano nga ba yung mga na-ban o kaya kung ano nga ba mga ginawa nila. Sana nga sabihin nga nila para, yun. Para, di ba, kahit papano, alam natin na ayun pala yung mga ginawa ng mga, yun. Tapos, at least, di ba, yung mga na-ban, na-clear rin sila na ganun pala yung dahilan kaya sila na-ban. Ayun. Tapos dito, nagsabi na rin sila, we also want to mention that we have seen an increase in players who are dodging rank matches after their opponent has been revealed. Ayan. This is not acceptable behavior and we will consider actions against accounts with continued involvement. So dito mga dudes, noong una, nagulat ako kung ano nga ba ito? Ano ba itong dodging rank matches? So, nung una, ang naisip ko neto, ano to yung mga nagsusurrender na mga ano? Kasi, di ba, minsan nga, di ba, tayo rin. Kapag alam na natin, kapag talagang hindi talaga natin kaya, as in talaga, surrender tayo agad. Yun yung ginagawa nga natin, di ba? At marami rin na gumagawa ng ganun. Saka, yun pala mga lords, iba pala. At marami rin nag-akala na yun, na surrender yung ibig sabihin nito pero hindi pala, iba pala yun na ano. Ibang klase ng surrender, 'di ba? Ang ginagawa kasi natin na yung legit na okay lang na mag-surrender yung pare, nasa match ka na. Ayun. So pag pare, nakatira ka na o kaya nakaano ka na, bigla ka na lang magsusurrender, mga ganun. Pero okay lang siguro yung ganun, 'yun. Sabi nga nila dito kasi ayun, nagtanong may nagsabi rin sa ating Discord channel nga ito. Ito, iyan. At nakita ko rin kay Chuck Fresco kasi nag-comment rin siya doon na from what I seen, the game loads up for a second and they disconnect. The 60-second timer ends. Ayun, sabi nga. And game is canceled and they keep their stamina. So, yun pala yung mga loads yung ginagawa pala ng mga, ng mga iba nga na nagda-dodge daw. So, yun yung bawal. Sabi nga dito ni McDonald Duck, ayan, na pag sa Jack and Poy pa lang, nakita mo na yung pangalan, Lods, off mo na data mo or wifi mo, tapos close mo app. So, yung daw yung ginagawa mga Lods, na kapag nakita na daw yung pangalan dun sa Jack and Poy, ayan, magsusurrender na, or yun nga, i-off mo daw yung data mo or wifi mo. Pwede pa rin ganun. Pero, pwede siya, pero hindi nga siya, bannable siya yung mga Lods, ha? Yung ganun. Bannable yung ganun. So, ayun, mukhang titingnan to ng Axie. Kasi oo nga naman, no? Lalo na kung alam mo nga ganun yung pangalan, tapos alam mo yung ganun yung team niya, magsusurrender ka na lang eh. So, kung sakali, di ba? Nasa leaderboard ka, alam mo kung sino-sino yung mga nandun eh. Kung sino-sino yung mga nasa top 100, top 200, ayun. Pero yun nga na yung mga tipong nasa mababang medyo mahirap yun ah. Kasi syempre, sobrang dami nun. Sobrang dami mga players nun. Kaya, pero yung mga nasa top 100 to top 200, no? Ayun. Tapos sabi nga nila dito na kaya daw nagbabago daw ng name yung ibang mga players daw. Ayun. After a minute, open mo, wala kang talo. So, ayun. Yung pala. Na kapag in-open mo daw, wala ka rin talo. Tapos nakikip mo nga daw yung stamina mo. Na-save mo energy mo sa ka-star. Dapat di nila niligyan ng pangalan sa check-in point. Oo nga, no? Oo nga. Dapat hindi nila nilagyan, no? Mm-hmm. Baka yun na yung gagawin nga nila kung sakali man magpatuloy itong jack and poy na to. Pero dapat i-try rin nila yung coin flip
dapat itry rin nila yun. Kasi sa Jack and Poy, kasi para ano, parang tagal, no? Ang tagal ng ano, ng game. Kasi minsan may time na pares rin kayo na tinitira dun sa Jack and Poy. Pero sa coin flip, mga lods, eh, kapag, yun nga, kung ano yung ano, yun na yun. So, ito mga lods, yung sinasabi nga nila. At para maklear rin yung iba, kasi diba nagsasabi yung iba, ano ba yun? Yung sinasabi dun sa announcement. So, ayun, mga lods. At, tingnan na rin natin to mga lods. Ito. Ito rin. Sa Twitter naman tayo. Ito, nakita ko to kay Kuya Jeblo. Yun. Nakita ko to sa kanya. Na yung Wax daw, head of gaming at the Wax. Ayan. Nagsabi nga daw siya, saying it wasn't built to sustain, but instead created a pyramid of players. Ayun. So, panigurado na, panood nyo na siguro to. Or kung sakali man, yun nga, baka nakita nyo na rin to kay Kuya Jeblo. At dito nga, nagsabi nga siya dito na hindi nga daw sustainable. The hallmarks of their economy. Ayan. The question that players should ask themselves when they win is, what is the equilibrium time that exists to make sure that supply and demand are aligned? Right? Because what has happened in every single one of these projects without fail is it's all inflationary economies. Ayan, nagpakita siya dito. Ayaw ko kung ito ba yung ibig sabihin nga niya, no? O kaya baka si Jake yung nag-ano niya, nag-edit. Tapos nagsabi siya dito na ito yung mga to. Ito, alam ko to. Hold guy, tapos ito, Alien Worlds, syempre. I mean, lahat pala yan, lahat sila. Syempre, alam natin yan, pati Pegaxie, di ba? Tapos... ...economies. Mm-hmm. And it relies on more players being fed into the funnel of players, like, that continue to feed all the way up the chain. And if you're in those projects early enough and you get out at the right time, then you can be very financially successful. That's not a great experience because if you've made a ton of money, there's a bunch of people who have lost a ton of money. So, ayun mga lords, ang ano, sabi nga niya dito, na parang nga daw pyramid ang ito daw, itong mga to, ayan, itong apat na yan. Pero di ba Alien Worlds, di ba nasa ano rin to? Di ba nasa Wax rin to? Tama ba? Di ba parang nasa ano rin naman to, Alien Worlds? Pero yun nga mga lords, ano, hindi talaga mga lods maganda talaga eh. Yung model talaga ng NFT game dati talaga. Yes, ang dami nga kumita. Pero yun nga rin, ang dami nga rin talaga nalugi. At isa rin tayo sa mga kumita rin naman doon sa ano na yun. Nasa naranasan natin yung bigla na lang babagsak nga yung mga token nga doon sa ibang mga NFT game. So, ayun. At yun nga rin, diba, naranasan natin dito. Natin try baguhin nga ng Axie kasi nga ang pangit nga talaga ng model dati. At hindi pa talaga siya maayos. Hindi pa maayos yun. So, isa rin tayo naman mga lods sa mga ano eh, sa mga hindi pa talaga ROI dito nga sa Axie. So, isa rin tayo sa medyo, yun nga, masakit sa nangyari nga. Or nasaktan sa nangyari na hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabawi dun sa ano natin. Pero, yun. Ngayon, titry nila baguhin na pati ng ibang mga NFT game na dapat hindi siya yung ano eh. Dapat tipong ano. Tipong talagang mayroon talagang burning mech talaga na marami. Na tapos, iyon, tulad ngayon, pagka-craft nga ng mga runes and charms, tapos na-expire siya, tapos magka-craft ka na naman ulit, mga ganun. So, yun yung tinry siguro, yun nga, nang gawin nga ng Axie, at tinry rin gawin ng iba rin ng mga nagpipilit rin na mabuhay ng mga NFT game. Iyon. At pati rin yung mga parating rin ng mga NFT games, yun rin. Tinry rin nila baguhin na rin talaga na hindi sila yung talagang pinaka-goal nila ay talaga, yung pinaka-marketing nila ay kumita yung mga players, hindi yun sa ganun. So, ngayon, kapag talaga maglaro ka ng game talaga na yun, doon ka lang kikita pag talaga maglaro ka. So, ayun. Tapos dito, ayan, syempre, nag-comment si Psych Out about nga dito. Okay, this is a strawman argument. Axie today is not the same as it was, and the criticism has been addressed multiple times over. This guy is just showing his ignorance and trying to get attention. Nothing unexpected. Replying further just boosts engagement, so this is it. Ayun, ang sabi ni Psych Out. Pero yun nga, sana huwag na lang sila mag-away-away. I mean, ayusin na lang siguro talaga nila. I mean, magtulong-tulong na lang sila na maayos nga itong NFT game. Kung ano nga ba talaga magandang model para nga dito sa NFT game. Kasi, ang wax rin naman kasi, mga lods eh. Ang dami rin dito mga okay rin naman talaga. Okay rin. Ang dami rin dito mga okay rin na games. Dahil nag-wax rin naman tayo. Pero,
alam mo, marami rin mga games rin dito na sabihin na natin Farmer's World. Isa pa yun. Sabihin na natin na okay nga siya nung una na yes, ang daming burning mech, ang daming ano, pero ano nangyari, di ba? Hindi rin pa rin siya enough yung ano na yun, yung sa Farmer's World na yun. Buhay pa rin naman siguro yun. Hindi ko pa na-check ulit ang wax. Pero buhay pa siguro yun. Pero ang dami rin nalugi doon, mga lods, ha? Ang dami rin. Dami rin nag-invest mga milyon doon. Tapos, hanggang sa talagang bumagsak talaga yung mga yung mga chainsaw doon, yung mga ano doon, yung mga items na kailangan mo para doon sa ano na yun. Or, yun, mga lods. Kaya, iba? I mean, mag-ano na lang sila. Nagpaparinigan pa sila eh, pero alam mo yun, dapat nagtulong-tulong na lang sila na ano, na maayos na lang. Para, di ba, kapag, kung sakali man, na kapag talagang maglaro na tayo ng NFT game, hindi siya yung talagang, ayun, na talagang lulugi na tayo. Pati yung marketing talaga, dapat maayos na nila. Na, hindi dapat siya yung tipong sasabihin na, ay, ito, kumikita ng ganito, ganyan. Ayun. So, ayun yung dito sa ano natin. Yan. Tapos, ayan, nagpakita ang Axie. Ito, neto. At hindi ko lang mga alam, mga lods. May nagtanong sa atin kung ano ba. Ito ba talaga itsura talaga na magiging land? I mean, hindi ko sure, mga lods. Kasi pwede rin namang artwork lang to. Pwedeng artwork lang to, di ba? Na iba siya sa pinaka-ano talaga, pinaka-game. So, hindi ko talaga alam. Ang nakikita ko lang dito na, ayan, makapag-farm nga tayo. Yung mga land owners pala. Ayan, makapag-farm yung mga land owners. Tapos, ayan, yung mga yan. So, ayun. Pero yung graphics niya, hindi pa natin sure talaga. Tapos dito, nakita ko to kay Zio. Yan, Project Kingdom. So, dito, gumawa siya nga ng, ayan. So, pwede nakita niya dito, infographic to mga lads para mas mabilis natin, maintindihan kung ano nga ba mangyayari sa Project Kingdom or Project K. So, build structures, ayan, town hall. So, ang mangyayari dito, move, destroy, upgrade. So, ayan daw, sa town hall. Tapos, or ano ba to? Move. Ay, so, ito yung mga pwede natin gawin, ayan. Move, tapos destroy, tapos upgrade, tapos yun. Sa mga buildings, mga lords. Oh my. Sa dito naman, gather materials, ayan. So, yun rin, tulad rin sa ibang mga games, mga lods, mag-gather rin tayo mga materials, tapos produce items. So, yan, yung mga pagkain, ayan, o kaya mga kung ano-ano na pwede nating i-craft, o yan. Tapos, ay, dito pala yung craft. Ay, yung mga pwede natin i-produce pala ng mga items. So, ito sa milk ata to, as feather. So, yan. Tapos, dito naman sa craft, ayan. So, makapag-craft rin tayo tulad ng ibang games rin. Makapag-craft rin tayo ng mga gears. Tapos, puro gears lang to, no? Wala siya yung parang weapon na ano. So, yun. As magbabuy and sell. So, yun ang gagawin. Ang mangyayari rin dito sa Project Kingdom. Tapos, sa Idol Combat. Ayan. So, pati dungeons. Ito, matagal pa to eh. Matagal pa to. So, ito pala yung talagang maano natin. Itong dito na to. Ayan. Itong laban na yan. So, mukhang makakita tayo ata ng mga bagong mga monsters. Ayan. Sa Project Kingdom or sa land gameplay. Ayan. Play or socialize build new obtainable interactive assets land apartments. So, yun yung mga yun, in the future na mangyayari. Token gameplay. Tapos, accessibility. Ayun. Kaso nga lang, diba? Sana, alam ko kahit pa matagal talaga to ang pag-develop nito. Pero sana, kahit pa paano, diba, mas mapaaga. Ayun. Kasi, ang kailangan talaga natin ngayon, eh. Kasi lalo na may mga bagong games sa parating. At least, diba, para talagang maging competitive rin dapat rin ang Axie kasi ang dami rin yung mga palabas na mas magandang game na, na mas, pa siya. Kaya, dapat, yun, maano na rin nila to agad. Yun lang naman yung ko, na dapat maano nila. Tapos dito naman sa, ito, nakita ko rin to, 60 energy, 12 hours grind. Kayo ba, ilabang hours ang nagagrind nyo dito sa 60 energy na to? Yung iba, 6 hours. Sa akin talaga mga load sa 6 hours or 7 hours. Ayan, pero 12 hours grind, malala to. Anong ano to? Anong ano to, team?
Yung ba yung ano, healing galing? Yung ba yun? Tapos, tingnan na rin natin mga nasa, kasi pwede na rin tayong makapag, yung, may mga nakakapag-mint na rin. So, tingnan natin yung mga nasa runes. 388 ang pinakamababa sa blood loss. Ayan, kasi marami kasi nakapag, ano neto eh. Yung sa free na, ano, chest. Ayan. Ang Reckless Hunter, $7 na lang. Ayan. So, yun lang ba yung pinakamahal sa ngayon? Yung Pangolin, $13 mga loads. Marami ba nagbebenta? Oo, marami nga. Mukhang marami nakapag-craft ng Pangolin. Tapos, pero ano pa lang to ha? Panigurado mga loads, sa mga susunod na araw, mas mura na to. Itong mga nasa market na to. Ayan. So, wala pa nakakuha ng Gaia's Embrace. Siyempre. Tapos, yung NS Anger. Meron na ba mga nakakuha? May nakita tayo nun sa ano eh. Wait na mamaya. Nagsabi rin sa atin si ano? Sa Discord rin. Sino nga ba yun? Si Big Nis. Sa ating Discord channel. Tama ba? Oo, siya nga. Siya nga mga lords. Sinare niya to. Akala ko, oo nga, no? Sabi ko, oo nga, no? Dalawang Endless Anger. Napakaswerte naman ito. Pero, nag-post siya dito. So, hindi ko alam kung ano nga ba totoo. Kasi color blue. Diba season 0 yun, yung color blue? Ngayon kasi, diba color pink? So, ewan ko, hindi ko lang alam kung talaga bang nakapag-craft na sila ng Endless Anger. Nasa dalawa pa. So, ayun. Pero kakapost lang niya neto. Ayan. Pero baka naman kasi ano, baka pinapakita lang niya yung mga dating ano. Ewan ko, di ko alam. Ayan. Pero yung ako sino naman makakapag-craft nga ng Endless Anger, aba, pwede ka naman kapag-retire sa season 1. Kung ayaw, kung hindi mo nga habol nga ang LB. Ayan. So, yun ang mga lads ang ating update sa araw na ito, sa Axie. Ayan. Happy grinding mga lads. At marami pang araw pa tayo makapag-grind. Pero natin siya makapag-grind na tayo ng mga moon shards. Yun na lang yung habol ko rin, moon shards rin. Para kung kahit papano, di ba, sa next nga na season. Yun. Kahit papano may mga naiipon na rin tayo. Sana. And thank you guys sa pag-watch at see you in next videos. Bye. Thank you.